nga lang, syempre, this is a review. So, ayoko naman syempre i-sugarcoat. Hello guys, it's me again, Ina Parulan, and welcome back to my channel. I know guys, it's been a while. I think mga ilang months na rin since the last time na nag-upload ako ng vlog, and I'm so sorry for that. Na naging MIA ako the past few months, and ayun, it's good to be back. Sobrang na-miss kong gumawa ng content, ng vlog, at humarap sa inyo ng ganito. If ever lang nag-wonder kayo bakit ilang months na rin, no, since the last time na nga nag-upload ako ng vlog, it's because, syempre, busy ako sa work. Taray, hardworking. Pero syempre, may mga side hustles, and meron akong mga inaasikaso na mga kung ano-ano para sa aking future. And hopefully, ma-share ko na rin yun sa inyo soon. So anyway guys, for today's vlog, as you can see from the title below, I'm gonna be sharing with you my experience dito sa product na actually hindi na siya ganun kabago. Although guys, nung nilaunch siya, naka-purchase ako agad. Yun nga lang, hindi ko siya agad-agad nagamit. So medyo late. Pero anyway, you know, meron pa rin naman sa inyong curious kung ano ang naging effect sa akin nitong Ivana Skin Rejuvenating Glow Kit. I made sure na before ko siyang ginamit, mga ilang months din, nung last time na gumamit ako ng other rejuvenating set. Well, itong Ivana Skin Rejuvenating Glow Kit ay 499 pesos. Meron siyang kasamang soap, meron rin siyang kasamang day and night cream, and also yung toner, included na rin siya sa set. For the price, 499 pesos. Well, okay lang naman siya. Although may na-try kasi ako na parang nasa 299 pesos lang, I think. So, more or less 300 pesos. And in fairness naman, maganda rin naman yung effect sa akin kahit na ganun siya kamura. At first, medyo hesitant ako. Pero nung nakita ko yung result, nung unang rejuvenating set na nagamit ko worth 300 pesos, more or less, okay siya. So, very worth it yung pera. So, itong 499 pesos ng Ivana Skin, you will get dito sa toner, 60 ml of toner. And then, for both night and day cream, parehas silang 10 grams. And then, ito. Usual size ng soap, I'm not sure lang kung ilang grams ito, pero malaki din naman siya and matagal mo rin siyang magagamit. For the packaging naman, guys, ito, makikita nyo. Very light lang yung material na ginamit sa kanya. As in, para lang siyang folder. And mabilis siyang mayupi. So, kung sa mga nanonood na balak mag-resell ng Ivana Skin, you have to be careful lang sa pag-ship ng mga gitong klaseng boxes. Dahil, yun nga, baka pag dumating na sa mga consumers ay medyo yupi-yupi na siya. Proceed naman tayo dito sa soap nila, no? So, parang, pag makikita nyo, para siyang Kojic-san, mga Kojic na soap. Pero, mas mild lang siya compared dun sa Kojic-san na usual na nagagamit natin at nabibili sa mga supermarkets and drugstores. Para sa mga Kojic-san kasi, yung mga usual na mga orange bar soap na usual na nagagamit natin, pag ginamit natin sa face, ay medyo, alam mo, may tingling sensation, as in medyo mahapdi talaga siya. Pero itong Ivana Skin na soap nila, as in parang zero to mild yung pain na ma-experience mo. So, ito, milder siya compared dun sa Kojic or Kojic-san. For the toner naman, guys, ito, 60 ml ng toner. Mabango siya, in fairness. Tsaka, kagaya na sinabi ko kanina, hindi siya ganun kahapde. Compared sa mga ibang rejuvenating set that I've already tried. And nga lang guys, parang hindi ako masyadong satisfied dito sa toner nila. Kasi usually, pag may ginagamit akong mga toner from different rejuvenating sets, parang napapansin ko, pag meron ako mga pimples, ayan, ngayon medyo wala siya. So, pahinga ang face ko sa mga pimples and acne. So, pag meron akong pimple, kanyari sa puyat, meron ako dito, meron ako dyan. Pag naglalagay ako ng toner sa cotton ball and then pinapatong ko kung saan meron akong pimple, usually overnight, hindi na siya naka-elevate. So, pero dito sa Ivana Skin na glow toner nila, parang hindi ko na-achieve yung ganong effect. So, I don't know. Siguro dahil medyo mild lang siya and parang pwede siya sa mga skin na medyo sensitive. And then, dito naman sa night cream nila, ayan.
Ayan, makikita, nakikita nyo ba? Color yellow. I'm not sure kung yellow talaga siya or nag-discolor na lang siya dahil sa certain ingredient niya. And then ito naman. Guys, sorry, hindi ko na pala napakita sa inyo. Ito man, yung day cream. Ayan, itong day cream, in fairness naman sa kanya, ang maganda dito sa day cream ng Ivana Skin, unlike sa iba mga sunblock na ginagamit na doctor sa mga day cream ng mga rejuvenating set, hindi siya yung oily na finish. Yung parang na-absorb niya talaga 100% yung product. Para sa mga nag-work sa naka-aircon na mga office, ganyan, I highly recommend itong Glow Day Cream with Sun Protection ng Ivana Skin. Yun nga lang ako, guys. Usually, pagka ang trabaho ko ay day shift, medyo hindi ko siya ginagamit kasi wala lang. Parang, di ba, naka-mask ako, naka-PPE. So, feeling ko maglalapotak yung face ko. So, hindi rin ako magiging comfortable. Ang ending nung tatanggalin ko rin siya, mag-wash din ako ng face. Pero, kung nasa cold naman kayo na lugar or hindi man cold, pero as it nasa indoors kayo, pwede nyo siyang gamitin. And dun sa scent pala nila, guys, actually, hindi naman sila ganun nagkakalayo ng scent. Kasi, ano siya, ano, para siyang baby powder yung scent. Sobrang bango, in fairness naman sa kanya. Hindi siya yung nakakaumay na, syempre, pag sa face mo siya nilagay, amoy na amoy mo kung anong scent nung skincare product na nilagay mo. Pero ito, ang bango. As in, kung meron ang baby powder na ganito ang scent, bibili ako talaga. Pero, anyway, at saka pala, guys, before I forgot, ang maganda rin dito sa Ivana Skin, meron silang pang scoop. I'm not sure. Yung maliit na scoop para dito sa product nila. Both Glow Day Cream and Glow Night Cream. Syempre for hygienic purposes, para hindi yung daliri mo yung ilalagay mo dito sa product mismo, tapos ilalagay mo siya sa face. So, medyo contaminated na siya. Ang maganda dito, meron siya pang scoop, pero nalaglag. And tinapon ko na lang siya ganun. Anyway, ayun nga, meron siya scoop para scoop mo siya, lagay mo sa finger mo, tsaka mo siya ilagay sa face. So, para hindi siya ma-contaminate. Very good yon Ivana Skin. And of course, after natin isa-isahin yung mga products and kung ano-ano yung mga masasabi ko about each item like soap, toner, and dun sa day cream and sun, night cream pala. Day cream and night cream. So now, let's proceed na doon sa performance at kung ano-ano yung mga masasabi ko doon sa naging experience ko dito sa Ivana Skin na Rejuvenating Glow Kit Skin Repair and Renewal. Una-una, guys, I've tried different kinds of rejuvenating set na iba-iba yung brands and iba-iba mga presyo. Meron ako na-try na medyo pricey, meron din sobrang mura. And siguro itong Ivana Skin, although nasa middle lang yung price niya, hindi siya ganun kamura, hindi rin siya ganun kamahal na 499 pesos. And sa volume naman or sa dami naman ng products, medyo nabibigyan niya naman ng justice yung 499 pesos. Yun nga lang, syempre, dahil may mga iba na ako na-try na mga rejuvenating set. And medyo obsessed kasi ako sa mga rejuve set dahil kailangan ko kasi ng ano eh, yung parang nagpipil yung skin ko para i-avoid yung pagbubo or pagde-develop ng mga acne and pimples. So, hindi ko masasabi na 100% ito na yung gagamitin kong product. Para every time na magre-rejuve ako, ito yung gagamitin ko. Kaya siguro yung sasabi ko to dahil kapag nagkaroon kasi ako ng pimple before and din nga kagaya nung na-mention ko kanina, usually yung mga rejuvenating set na gamit ko, pagka nag-apply na ako during night time, pagising ko sa umaga, makikita ko na merong instant effect. Pero itong Ivana Skin, siguro nakakita ko ng effect as in yung parang yung hindi na siya nakalimutan ko yung term, sorry. Pero yung, di ba, naka-elevate yung pimple. Mawawala yung pagiging elevated niya. Siguro, I think, mga 3 days or more pa. Sobrang tagal. Para sa akin, ha. I think it's because medyo, ano siya, parang milder siya compared sa mga ibang rejuvenating set. Kapag sa peeling naman, siguro, over 10, nasa 2 lang siya. Siguro, meron siyang, ano, micro peeling na hindi talaga siya obvious. Pero ako, guys, yung micro peeling, parang hindi ko pa rin siya na-achieve. So, parang walang peeling na naganap. So, feeling ko yung mga blackheads and whiteheads ko, hindi siya natanggal. Usually kasi, di ba, sa ibang mga rejuvenating set, pagka nag-peel ka, pag dahinsan, nahawakan mo yung whiteheads mo, biglang
natatanggal na lang siya ng kusa. I'm so sorry kung nakakadiri, pero yun kasi yung nakikita kong effect sa akin na ibang set. Unlike dito sa Ivana Skin, parang wala siyang nagagawang ganon. Also, hindi ko na-achieve sa Ivana Skin yung, alam mo yung glowy na, ang tawag ba ito? Kunyari, gumagamit ka ng mga 2 weeks na, no? Parang hindi ko na-achieve yung parang pinkish na effect. Hindi ko rin na-achieve yung, parang ganito ah, expected ko sa mga rejuvenating set na at least nagla-lighten yung balat ko. Ayan, pag nakikita nyo, hindi siya nag-lighten, ayan. Hindi siya nag-lighten. Well, it's a good thing dahil hindi masyado naghihiwala yung color ng face mo sa balat mo. Yun nga lang guys, parang hindi ko makita na parang glowing. Hindi ko naman gusto na white and black yung kulay ng ano ko, no, face and the rest of my body, pero at least merong pinkish na finish. Hindi ako mapute, hindi ako ganun ka-itim or ka-morena. Pero guys, sa mga rejuvenating set na nagagamit ko, at least nagkakaroon ako ng blush after 2 weeks na ginagamit ko yung product na yun. Guys, disclaimer lang ha. Ito ay based lang, syempre masasabihin ko, based lang dun sa na-experience ko dito sa Ivana Skin. Well, I think marirecommend ko siya para sa mga ano, yung mga 18 pataas, pero sa mga 30 and madami mga na-try ng mga products, I'm not sure kung magiging effective yun sa inyo. Pero, of course, kung effective sa akin at hindi sa inyo, or pwedeng maging hindi effective sa akin, pero it will work for you. Iba-iba tayo ng status ng skin. So, case-to-case basis pa din. Pero sa mga talagang yung madaming acne, as in yung mga tad-tad dito, sobrang dami mga malalaki, mga cystic acne, I'm not sure kung it will work for you. Kasi unang-una, very mild lang siya. Siguro, magkakaroon siya ng, ang tawag dito, magkakaroon siya ng improvement. Possible, meron, pero di ako 100% confident na magkakaroon ka ng instant effect. As in yung mga 1 week lang, meron, hindi. But, siguro, i-recommend ko siya doon sa mga, kaya nga sinabi ko, yung hindi masyadong malala yung skin problem sa face, yung gusto mo lang magkaroon ng skincare routine or skincare product na ginagamit mo for a month, ganyan, tapos pahinga ka ulit, tapos mag-rejuve ka ulit, na hindi mo kailangan ng matindihang rejuvenation. And also, para sa mga nanonood sa akin na gusto ng rejuvenating set, yun nga lang, medyo, hindi medyo, talagang sensitive yung skin, at nagkakaroon sila ng mga yung mga reaction, allergic reaction, ganyan. Siguro, kung gusto niyo talagang mag-try, although hindi ko nire-recommend mag-try ka kung talaga alam mo na allergic ka sa mga rejuvenating set. But, if you're looking for a rejuvenating set na mild, pwede mong i-try or pwede mong i-consider yung Ivana Skin. Siguro kung i-rate ko itong product na to out of 10, siguro mga 4. Yeah. And kung tatanungin niyo ako kung gagamitin ko siya ulit, lalo na pag nagkaroon ako ng mga pimples, ang answer ko is no. Kasi, wala lang. Parang, wala lang. Wala ko masabi. Wala, sorry ha. Huwag nyo naman ako sana i-bash dahil alam ko, syempre, si Ivana Alawi yung may-ari or CEO nitong Ivana Skin. Yun nga lang, syempre, this is a review. So, ayoko naman, syempre, i-sugarcoat dahil lang, syempre, ang ganda ni Ivana or so sexy niya, ganun, diba? Syempre, kung ano lang naman yung naging effect sa akin. Yun yung sasabihin ko sa inyo para syempre magkaroon kayo ng idea, pero hindi ko naman sinasabi na dahil hindi nag-work sa akin, hindi na siya maganda or hindi na siya mag-work sa ibang tao or sa mga ibang status ng balat. So, kung nag-work sa inyo, very good yun. Yun nga lang, unfortunately, sa akin, hindi. So, ayun lang guys, that's all for today's vlog. And if ever lang na meron kayong mga ibang products na bago or na-discover na gusto nyong ipa-review sa akin, malay nyo, makonsider ko siyang itry kasi ngayon, medyo busy lang ako. Pero, I promise na I'll make time para magawa ulit ng mga bagong reviews ng mga products. Ganyan. Para meron lang kayong idea and para lang, syempre, of course, to entertain din. Ganyan. So, guys, it's me again, Ina Parulan. If hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, please do so para update ka sa mga bagong videos na i-upload ko pa.
in the future. Charot. Pero hopefully, next week, meron tayo ulit. And if ever lang na meron kayo mga questions, if meron kayo mga concerns, just drop your comments down below. Thank you guys for watching. Bye!